Good and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit, si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, isi-share ko naman sa inyo kung paano ba tayo magkakaroon or makakapag-provide ng multiple blooms dito sa ating mga Phalaenopsis. At bago tayo pumunta sa ating topic, konting shoutout po muna. Shoutout po kay Ma'am Julie Bitarmos, kay Sir Tisoy Noy de Ramos ng Barangay Kaong Silang, Cavite. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming garden. At big shoutout na rin po kay Ma'am Nenita Colendres ng Dasma, Cavite. Maraming salamat din po sa pagbisita sa aming garden. At syempre, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. At bago po tayo pumunta doon sa ating pinaka-topic kung paano tayo magkaroon ng mga multiple blooms sa ating mga Phalaenopsis, eto muna yung tatlong kailangan nating tandaan bago natin magawa ang bagay na yon. So, unahin na natin, number one sa ating listahan, syempre, depende pa rin po yan sa variety ng Phalaenopsis na meron kayo. May mga varieties po kasi ng Phalaenopsis, ito ay based nung sa nakita ko or nung ginugel ko siya, nasa 20 varieties ang meron. Sa Phalaenopsis pa lamang po yan. And hindi po lahat ng varieties na yon ay pwedeng mag-multiple bloom. So, depende pa rin po sa genetics ng halaman o ng Phalaenopsis na meron kayo. Kasi kahit po tama yung pag-aalaga na ginagawa natin sa ating mga Phalaenopsis, na ibibigay natin yung right care, amount of water, fertilizer, pero yung kung genetics ang kalaban ninyo, ari talagang hindi pa rin tayo magtagumpay kahit pa po gaano kaganda yung care na ibinibigay natin sa kanila. So make sure na hanapin natin, mag-research tayo kung ano ba yung mga Phalaenopsis na pwede at ang makakapag-provide or mas madaling makakapagbigay ng mga multiple blooms. So ang pangalawa po dyan ay syempre depende pa rin po sa age ng Phalaenopsis or ng orchids na meron kayo. Syempre po, yung mga younger Phalaenopsis, kung halimbawa ang mapapurchase ninyo or mabibili ninyo sa mga garden center na mapupuntahan ninyo ay much younger na mga Phalaenopsis, it will take siguro years, a couple of years, bago natin sila mapamultiple bloom. Kung ikukumpara naman natin dun sa mga older ones, ito yung mas may malaki na chance na makapagpamultiple spikes or bloom agad po tayo. So yun, depende pa rin po sa ano ninyo, sa kursonada ninyo. Although yung mga younger ones naman, ayan, meron naman at makakapagpabloom naman tayo. Kadalasan naman ng orchids na available ay meron naman talagang bulaklak, hindi nga lang talaga siya multiple blooms. Lalo na po yung mga younger Phalaenopsis nga yung halos close to seedlings na mga Phalaenopsis o yung batang-bata pa talaga yon. It will take years bago tayo makapagpa-multiple bloom sa mga yon. Kaya make sure na alam niyo kung ano na yung age ng Phalaenopsis na mabibili ninyo bukod doon sa varieties. At ngayon naman po, pumunta naman tayo sa criteria o mga paraan na pwede natin gawin para mapamultiple blooms or mga signs na maaari nating makita para ang ating mga Phalaenopsis ay magkaroon ng multiple spikes or multiple blooms. So, kung limbawa gusto nyo magkaroon ng multiple blooms, ito yung mga signs or ito yung mga pwede natin gawin. At ang una po sa ating listahan ay yung availability ng node niya or yung pagsisimula ng kanyang mga multiple spikes or ng kanyang mga spikes. Usually, based na rin po dun sa mga napanood natin at saka sa nakikita natin, kadalasan itong mga Phalaenopsis na to, makikita mo yung pagsibol ng spikes niya o yung bloom niya ay nasa pagitan ng ikalawa at ikatlong dahon. Doon siya maaaring magkaroon ng panibagong spikes or panibagong pagsisibulan ng kanyang bulaklak. Yun ay simula doon sa kauna-unahan dahon niya, katulad nitong gagawin natin. Ito yung first leaf niya and then ito yung second leaf niya. And then dito yung tendency or chances na magkaroon siya ng susunod na spike. And syempre, depende pa din po. Hindi porke binilang natin yung pangalawang dahon, yung pagitan ng second at third leaf, yung area na yon ay doon na kagad magkakaroon ng multiple or magkakaroon ng
panibagong spike yung ating phalaenopsis. Ang isang sign na dapat nating makita sa kanya, meron bang space or meron bang area para sumibol yung kanyang panibagong spike? Katulad na lang ng nakikita nyo dito sa video na to. Nakikita nyo dito sa area na to, meron tayong space. So, pagka natapos yung bloom niya na to, maaaring yung chances na magkaroon siya ng panibagong mga spikes ay dito sa area na to. At kung makikita nyo, yung first at second leaf ng ating phalaenopsis, masyado pa siyang bata or masyado pang mura para magkaroon or para sibulan siya ng panibagong spike or yung panibagong bulaklak natin. At makikita nyo rin na hindi katulad ng space na meron dito sa second at third, yung space na meron dito sa first at second. At ang isa pa, kung halimbawa, during growing season, kadalasan yan mga summertime, hindi masyadong nag-grow yung inyong mga phalaenopsis, chances are hindi rin siya makakapag-provide ng multiple blooms or multiple spikes. Kaya make sure na kapag ganitong season o yung growing season niya, is maibigay natin yung right amount of care para sa kanya para naman makapagpabulaklak siya. Kailangan talaga nating mangyari sa mga phalaenopsis natin ay mapalaki natin siya or mag-grow talaga siya in order for them to have space para doon sa mga multiple spikes. Left and right yung ibig nating sabihin dyan. Kasi pwedeng sumibol sa right side yung isang spike ng ating phalaenopsis and then sa left side ay pwede rin or maaari rin na magkaroon ng panibagong spike dito. Kaya kailangan talaga natin na mapag-grow itong ating mga phalaenopsis in order for them to have space para doon sa kanilang multiple spike. At lagi din po nating tatandaan na syempre, para magkaroon ka ng multiple spikes, it will take a lot of energy doon sa ating mga halaman. At syempre, tatalakayan natin kung paano ba tayo maaaring makapag-conserve ng energy. Kasi kung halimbawa, hindi enough yung energy na makukuha nitong ating mga phalaenopsis, there is no way po para makapagpa-provide siya or makapagpalabas siya ng multiple spike. At paano ba natin matutulungan itong mga orchids natin na makapag-save ng enough energy para sa susunod na bloom niya ay magkaroon siya ng multiple spikes? So ito, ano na to, kumbaga parang may mga nag-aalaga ng orchids, depende na lang po sa care or sa approach ng may-ari or ng nag-aalaga ng orchids. Merong gusto itong ginagawang ito at meron din namang hindi ito yung kanilang way para makapagpa-multiple spikes or makapagpa-multiple blooms. So it's up to you po kung susundin natin itong instruction na to. Pero sa amin, ito yung ginagawa po namin para makapag-provide tayo ng multiple spikes. Pero pwede nyo pong subukan itong approach na to na ginagawa natin kung gusto nyong magkaroon ng multiple spikes yung inyong mga orchids. At nga po pala, nabanggit ko na rin na iba-iba yung techniques na ginagamit natin. At kung mayroon pa po kayong ibang paraan na ginagawa para magkaroon ng multiple spikes or blooms yung mga orchids, i-comment nyo lamang po dito para at least mabasa ng mga manonood dito sa ating channel para at least magkaroon tayo ng mas maraming ideas na makakatulong sa atin para makapagpa-bloom ng orchids. So yung paraan na pwede natin gawin para makapag-save sila ng much energy na kailangan, nakikita nyo yung flower na to, ayan. Ito kasi tumatagal siya 3-4 hanggang 6 months. So, itong unang flower na yan, kung halimbawa pa-fade na or palaos na yung bulaklak niyan, unti-unti nang naninilaw, natutuyo, or nanlalagas, much better kung halimbawa puputulin na natin itong bulaklak na to or itong spike na to. So, pwede na natin siyang putulin and then ang pagputol niyan ay dun sa pinaka-base po. Sa pamamagitan nun, nakakapag-conserve ng energy yung mga orchids natin na nakakapag-prepare sa kanila para sa susunod nilang pag-bloom para magkaroon sila ng multiple spikes. Hindi na sasayang or hindi na pumupunta dito sa anong to, sa flower na to since pa-fade na rin naman at wala na rin namang kumbaga parang unti-unti nang namamatay yung bulaklak niya. Hindi na natin kailangan or wala nang masasayang na energy pa na ipapadala dito yung ating orchid. Kasi as we all know naman, lahat ng part ng orchids na to, syempre kinakailangan niya ng energy para ma-maintain yung kung ano man yun, kung yung ganda ng halaman, ng dahon, yung mga aerial roots, yung mga bulaklak, yung mga dahon, they need a lot of energy para ma-maintain nila yung ganda na yan. Same goes to this flowers. So kakain to talaga ng maraming energy. Kaya kung halimbawa wala na talaga at lagas na rin naman
yung natitira na lang ay yung pinakatangkay niya. Much better kung tanggalin na natin siya kasi hindi naman din yun helpful na para sa ating mga orchid. So lahat ng bumubuo sa orchids, itong mga yung structure ng halaman na to, lahat yan syempre ay nagbibigay or tumutulong sa kanila para makapag-provide ng energy. At the same time kasi, itong mga structure na to, yung dahon, yung bulaklak, yung mga ugat na yan, syempre, para ma-maintain nila yan, kailangan din or gumagastos din sila ng energy para ma-maintain nila yan. So, give and take, diba? And yung kasing halimbawa, diba, may mga structure tayo like yung mga yellow leaf ng mga orchids natin. So, ito kasi napapalitan naman ng panibagong dahon. And ito, mas maganda or much better kung tatanggalin na rin natin yung mga dahon na yon, yung mga naninilaw na dahon, yung sa tingin natin papatay na dahon na dahil syempre para hindi na rin kumain pa ito ng energy at the same time naman kasi ay may sisibol na panibagong dahon dito sa mga orchids ninyo. Napaka-importante pa rin ng dahon ng orchid kasi dito nakakapag-photosynthesize itong mga halaman na to. At the same time, yung mga roots na lumalabas dyan, yung makikita nyo, syempre, ito naman yung nag-absorb ng water para dun sa orchids natin. Yan yung malaking difference nitong mga anong to, itong mga flower spikes na to, or itong mga tangkay ng bulaklak. Kasi mapapansin nyo yan eh, kapag ka naman kasi nandagas yung mga bulaklak na yan, ang matitira dyan yung pinakatangkay. So, hindi siya katulad ng dahon, hindi siya katulad ng ugat, na yung ugat nag-absorb yan ng water at saka ng mga nutrients. Itong mga dahon, eh, dito kumukuha or dito nagpo-photosynthesize yung mga ano, yung mga, yung ating orchid. So, sila, naggagawa or kumukuha man, nag-absorb man sila ng energy from the orchid, pero ibinabalik din nila yon dahil may use sila. Unlike nitong tangkay na to ng bulaklak natin or tong spike na to, hindi naman sila ganun ka-helpful or hindi naman sila ganun ka-anong tumutulong sa atin para makapag-provide ng energy na ibabalik sa halaman. Ang nangyayari lang sa kanila, nag-a-absorb sila ng energy. So, which is yun na. Parang nasasayang lang yung energy yung ibinibigay niya doon sa spike since wala na naman yung mga flowers o yung bloom natin. Pero tulad nga ng sinabi ko, may mga tao na hindi tinatanggal yung mga flower spikes, yung mga older ones. At hindi rin naman ibig sabihin nun ay hindi na maaaring magkaroon ng double spikes or multiple bloom yung inyong orchids sa susunod na taon. So ito lang, chances are mas malaki yung pwedeng mangyari or mas malaki yung chance na magkaroon multiple spikes yung inyong mga orchids. So ito yung isang example. So ano ba ang magiging epekto or ano ba yung makikita natin kapag ka hindi natin tinanggal yung old spike ng ating orchid o yung pinagbulaklakan na una? So as you can see, kapag ka sumibol yung panibagong spike dito sa ating orchid, ano bang nangyayari dito sa ano? Siguro papalagay na natin na wala na siyang ano, wala nang bulaklak yung spike na yon, pero makikita nyo, di ba, color green pa rin naman siya. So may time na tatagal pa rin yan at magiging kulay green. Parang sasabihin mo, buhay pa talaga itong area or part na to ng orchid natin. Pero as time goes by, nangyari nga mayroon ng panibagong spike na sumibol doon sa ating orchid, ang nangyayari is yung older natin na spike o yung dating spike natin, ano bang nangyayari sa kanya na unti-unti siyang nagbabrown, unti-unti siyang naninilaw hanggang sa matuyo siya. So ano yung nagawa nung older spike na meron tayo doon sa orchid? As in, wala. Kasi kapag lumabas nga yung bago nating spike, natutuyo lang din naman siya. Hindi siya nakakatulong dun sa orchid natin. So, yun yung isang pwede natin gawing example kung bakit mas maganda natanggalin na lamang siya kapag wala na rin siyang bloom para hindi na siya umagaw ng energy dun sa orchid natin o sa phalaenopsis natin. And ngayon naman, paano ba natin matutulungan itong mga orchids natin, itong mga phalaenopsis natin para makuha yung energy na kailangan nila para makapag-provide sila ng multiple blooms sa susunod na pagkakataon. So ito ang pinaka-importante, dalawang pinaka-importante dito sa anong to, sa phalaenopsis natin. Although ito kasi mga phalaenopsis or itong mga orchids is ano yan, kahit minsan maneglect mo siya, okay lang siya, walang problema. Minsan ano siya, madali siyang alagaan, di ba? Pero kailangan natin tong dalawang ito para mapataas natin yung chance ng multiple bloom. So una diyan yung amount of light na nare-receive nila. Kailangan enough yung amount of light na nare-receive nila especially during growing season kasi kapag ka hindi enough yung amount of light, hindi sila makakapag-conserve or hindi sila makakapag-create din ng energy na kailangan nila.
And pangalawa dyan is yung fertilizer. Although minsan, hindi mo naman kailangan. Katulad nyan, kapag may bloom na yan, hindi naman kailangan ng lagyan mo ng fertilizer, lagyan ng fertilizer itong ating orchid. During growing season, pinakamagandang lagyan niya ng fertilizer. Huwag nating kakalimutan. Siyempre, food pa rin yung fertilizer para sa mga orchid natin na makakatulong para makapag-create at makapagtabi ng mas maraming energy na kailangan nila para sa susunod na pagpapalabas ng kanilang mga spikes. Although nabubuhay naman ang mga orchids natin, kahit very limited yung light, mapapansin nyo naman yun dun sa mga leaves na meron. Kahit konti lang yung light na nare-receive nila kasi nagiging shiny pa rin, lumalaki pa rin yung mga dahon ng ating mga orchids. Pero sa dahon, okay sila. Pero kapag halimbawa nagsimula ng mag-bloom or makapagpalabas ng spikes, mapapansin nyo naman na yung kapag lack of light or hindi enough yung amount of light na nare-receive nila, medyo mas weak yung bulaklak na naipoprovide nila or maipoproduce nila dahil hindi nga enough yung energy. At syempre, yung fertilizer. So, kailangan din talaga natin silang lagyan ng fertilizer during growing season. Mapapansin nyo naman sa orchids ninyo, meron silang deficiency kapag halimbawa hindi sila nakakapag-provide. Bumagal sila sa paglaki, unang-una sa lahat. And then, pangalawa, yung mga dahon nila is hindi lumalaki. Napapansin nyo na parang medyo maliliit yung dahon nila. So, ibig sabihin lang nun, meron silang deficiency, maaaring may pagkukulang doon sa fertilizer. And last but not the least dito sa ating gagawin is kailangan nating ma-eliminate yung stress na meron dito sa mga orchids natin. Kasi kapag ka meron or nasa under stress sila, ano ba yung mga reason or ano ba yung mga sign na stress yung halaman mo kapag ka nanlalagas ang dahon, kapag ka nawawalan or nalalagasan din sila ng mga ugat. So, ibig sabihin lang yan ay nasa stress yung inyong mga phalaenopsis. Isama na rin natin dyan yung factor na kunyari ay lack of light, hindi enough yung amount of light, at saka yung fertilizer. And syempre, yung mga factors na yan, yung mga stress na meron dito sa ating mga orchids, is it will take a lot of energy from them. Kaya make sure na ma-eliminate natin yung mga stress na yan. Kasi nga, kapag ka-stress nga yung halaman mo, yung chances na magkaroon ka ng double spike or multiple bloom sa inyong orchid ay mababa. Or minsan, hindi pa nga mapapabloom kahit isang beses itong mga phalaenopsis natin. So, yan yung mga factors na kailangan nating tandaan para magkaroon tayo ng multiple blooms dito sa ating mga orchids. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.